Alam nating lahat na ang pagdadala ng mga tamang halaman sa bahay o espasyo ng opisina ay maraming benepisyo. Tumutulong ang mga ito upang linisin ang hangin, magdagdag ng kagandahan para sa visual aesthetics at dagdagan din ang ating pagiging produktibo. Bukod sa mga pakinabang na ito, alam mo ba na ang ilang maswerteng halaman o bulaklak ay maaring makaakit ng swerte at mag-imbita ng positibong enerhiya sa ating mga espasyo? Ang isa sa pinakasikat na bulaklak ay ang peace lily, na kilala rin bilang spathiphyllum. At ngayon ay pag-uusapan natin ang mga bagay na maaaring magbigay sa atin ng swerte ng halamang peace lily, kaya naman samahan ninyo ako upang alamin at tuklasin ang simbolo ng pag-aalaga ng halamang ito. Mahilig ka rin ba sa mga ganitong klaseng usapan? Mag-subscribe ka naman sa aking channel at i-tap mo na rin ang notification bell para maging updated ka sa aking latest upload. Ang puting bulaklak ng peace lily ay malapit na nauugnay sa simbolismo tulad ng kadalisayan, kapayapaan at kasaganaan. Naniniwala ang ibang feng shui practitioner na ang paglalagay ng peace lily sa bahay ay makakatulong sa pag-alis ng negatibong enerhiya at pag-convert sa mga ito sa positive vibes. Ang halamang peace lily ay mainam din sa mga taong naghahanap ng makakatuwang sa buhay dahil ang halamang ito ay sumisimbolo rin ng kapayapaan at pag-ibig. Ang bulaklak ng peace lily ay nagtataglay ng isang malakas na halimuyak sa inyong mga bahay. Maraming tao ang gustong epwesto ang halamang ito sa sala, balkonahe, at iba pang lugar. Ngunit ayon sa feng shui, inirerekomenda nila ang peace lily sa living hall, dahil ang bulaklak nito ay may malakas na fragrance at nagdaragdag ng elegant vibes sa ating tahanan. Bukod pa rito ay maari itong magdala ng sigla sa atin. Dapat ding iwasan ang paglalagay ng peace lily sa kwarto, dahil naglalaman ang halimuyak nito ng stimulant na makakasama sa kalusugan ng tao. Kung ito ay iyong nalanghap ng mahabang panahon, maaring ito ay magdudulot ng hirap sa pagtulog, nervyos, at kaguluhan sa pag-iisip, kaya iwasan lamang ang paglalagay nito sa iyong kwarto. Lagi po nating tandaan na ang video na ito ay gabay lamang. Ito ay isang practice of faith upang magkaroon tayo ng positibong disposisyon, kaisipan at pag-asa. Kailangan pa rin natin samahan ng sipag at syaga, kumilos at magsumikap para sa ating kinabukasan. Ang pananampalataya sa Diyos ay higit na makapangyarihan sa lahat. Samahan natin ang dasal at pananalig sa Panginoon upang malampasan natin ang lahat ng problemang meron tayo at huwag makalimot na magpasalamat sa biyayang natatanggap. Ikaw kaibigan, ilang halamang peace lily ang meron ka? E-comment mo naman sa ibaba, and please like this video kung nagustuhan mo. Maraming salamat po. Sana ay meron kang natutunan sa video natin ngayon. Kaibigan, kung nagustuhan mo ang episode na ito ay huwag mo sanang kalimutang mag-subscribe at e-like ang video na ito. Maaari mo ding e-share para magkaroon ng kaalaman ng iba. Maraming salamat po.